Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drugstores. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Maganda at produktibong Martes, mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas po muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment Official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ngayong kamanggagawa. Kumusta mga kamanggagawa? Naway kayo'y nasa mabuti at ligtas na kalagayan saan man kayo naroroon ngayong umaga. At bilang nailabas na nga ang resulta ng 2022 bar examinations nung nakaraang linggo, ipinapaabot po ng inyong programa dito sa Dole sa AFP Radio ang mainit na pagbati namin ng congratulations, lalong-lalo na sa mga kasamahan namin dito sa Department of Labor and Employment nakabilang sa mga libo-libong pumasa sa 2022 bar examinations. Iba man ang adhikain ninyo, naway iisa naman ang patutunguhan ng inyong mga goals, which is magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. And speaking of pagbibigay ng tulong, isang linggo na nga lang at gugunitain na natin ang 121 araw ng paggawa
sa darating na Mayo 1. At bilang pambungad na programa na tampok sa nasabing selebrasyon, muli naming ihahatid sa inyo ang naging talakayan patungkol sa trabaho, Turismo Ascenso Philippine Tourism Job Fair, isang targeted job fair para sa industriya ng turismo na patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kasalukuyang pandemya. Ang detalye ng nasabing programa kasama si Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment o BLE, ang muli naming itatampok sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong umaga. Bago yan, mag-good news muna tayo. Good news sa Bicolan na rehiyon. Isang brand ng Nipa Vinegar sa Sorsogon, itinanghal bilang Best Dole Assisted Livelihood Project for Group Category sa 2023 Regional Kabuhayan Awards. Tinanggap ni Melinda Heramos, kinatawan ng Buhatan Nipa Food Production Workers Association o BNFPWA Nipa Vinegar ng lungsod ng Sorsogon, ang award bilang Best Dole Assisted Livelihood Project for Group Category sa katatapos na 2023 Regional Kabuhayan Awards na ginanap sa Legazpi City. Tinanggap ni Heramos ang cheque na nagkakahalaga ng 50,000 piso at certificate. Sa isang interview, sinabi ni Heramos na hindi naging madali ang paglalakbay niya sa BNFPWA Nipa Vinegar at humarap siya sa maraming hamon. Sinabi din niya na ang mga problema at mga hamon ay laging nariyan at parte na ng buhay. Subalit, dapat umanong malutas ito na, ng isang hindi lamang ng isang individual, kundi ng isang grupo. Kinalala ni Heramos ang mga pinagdaan ng hamon bago naging matagumpay. Marami na umanong kasama sa kanilang grupo ang inisip ng bumitaw kung saan hindi na dumadalo ang mga ito sa kanilang mga pagpupulong sapagkat naramdaman nila na walang nangyayari sa kanilang pagsusumikap. Subalit, nanatiling positibo si Heramos at hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan sa grupo na patuloy na magtiyaga lalo na nang mapagkalooban ang kanilang grupo ng livelihood assistance ng Department of Labor and Employment. Sininop ng Buhatan Nipa Food Production Workers Association sa pangunguna ni Heramos ang tulong na ipinagkaloob ng Dole hanggang napagtagumpayan nila ang negosyong Nipa Vinegar. Lubos ang pasasalamat ni Heramos at ng kanyang mga kasamahan sa Dole at sa programa nitong pangkabuhayan na naging dahilan upang makalikha ng maraming trabaho ang kanilang produkto para sa mga presidente ng Buhatan Sorsogon. Good news naman tayo sa rehiyon ng Cagayan. Unang GIP Mobile Project, inilunsad ng Dole at LGU ng Solano, Nueva Vizcaya. Inilunsad kamakailan ng Department of Labor and Employment, Regional Office No. 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Field Office, katuwang ang Local Government Unit ng Solano, Nueva Vizcaya, ang unang GIP Mobile Project sa Solano North Elementary School sa Solano, Nueva Vizcaya. Layunin ng nasabing proyekto na matulungan ang 34 na mga examinees na pumasa sa licensure examination for teachers, gayon din ang mga benepisyaryo ng Government Internship Program o GIP na mapataas at mapalakas ang kanilang pagkakataon na magkaroon ng sustainable employment. Ang mga benepisyaryo ay itatalaga sa iba't ibang malalayong lugar sa bayan ng Solano upang sanayin ang mga mag-aaral sa kanilang reading comprehension skills. Ang paglulunsad ay pinungunahan ni Dole Nueva Vizcaya Field Office Chief Elizabeth Martinez at Solano Nueva Vizcaya Mayor Philip Dacayo na dinaluhan ng iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Solano
at ng mga opisyal ng Department of Education at ilang kinatawan ng mga partner na paaralan ng nasabing programa. Sa mensahe ni Solano Vice Mayor Eduardo Chongson, magandang pagkakataon ito para sa mga lisensyadong guro sa Solano na wala pa ring trabaho hanggang sa kasalukuyan na makapagbahagi ng kanilang kaalaman sa mga mag-aaral. Malugod na pinasalamatan ni Vice Mayor Chongson ang DOLE sa pag-aproba at pagpapatupad ng kanilang mungkahing programa. Gayon din ang DepEd para sa pagtukoy sa mga benepisyaryo ng GIP at mga religious group na tutulong upang maisakatuparan ang Book Mobile Project. Pinaliwanag ni DOLE Nueva Vizcaya Field Office Chief Elizabeth Martinez ang layunin ng programang GIP ng DOLE. Aniya, trabaho ng DOLE na mag-facilitate ng empleo sa mga individual na naghahanap ng trabaho tulad halimbawa sa mga let passers na mabibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa pamahalaan bilang mga interns sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan depende sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Binanggit din ni Martinez na ang oportunidad na ito ay magbibigay daan sa kanila na magkaroon ng kaukulang karanasan sa trabaho na naaayon sa kanilang profesyon habang tinutulungan sila ng DOLE na magpatuloy sa kanilang karera bilang mga kawani ng gobyerno sa alinmang tanggapan sa pamahalaan. Isa pang good news mula sa rehiyon ng Cagayan. DOLE, tumulong sa produkto ng isang juice drink sa Jones Isabela. Isang grupo ng mga negosyante sa maliit na bayan ng Jones Isabela ang nagtayo ng isang kumpanya na nakikipagkompetensya ngayon sa ibang kaparis na produkto sa bansa. Ang Jones Producers Association na may likha ng Gene C. Juice Drinks na kasalukuyang pinag-uusapan sa loob at labas ng bansa ay nabigyan ng financial boost ng DOLE Regional Office 2 na nagkakahalaga ng 998,000 pesos. Ginamit ng asosasyon ang halaga upang ipambili ng mga raw materials at kasangkapan. Sa kalaunan ay nagpatuloy na sumulong ang naturang negosyo sa kabila ng pandemya. Habang ang karamihan ay nananabik sa pagkain at inumin na maaaring makapagpalakas ng kalusugan upang maiwasan ang COVID-19, pinangarap ni Dr. Joel Reyes, Pangulo ng Jones Producers Association, ang pagkakaroon ng isang produkto gaya ng Gene C. Juice Drink. Sa pangunguna ni Dr. Reyes, binuo ng kanyang grupo ang Gene C. Juice Drink brand mula sa organically prepared na juice drink kung saan nangingibabaw ang lasa ng luya at kalamansi. Sa halip ng mga local na prutas gaya ng mangga, pinya, kahel at pomelo na madalas lumalaki sa rehiyon, gawa ang naturang natural immune-stimulating na inumin sa fermented na luya, kalamansi at turmeric. Maaaring mukhang mahirap ang proseso sa paggawa ng naturang inumin tulad ng juice extraction, fermentation at packaging, subalit dito makikita ang pagkamalikhain at pagiging masinop ng mga Pilipino kung saan gamit ang mga produktong lokal kasabay nitong naitataguyod ang kalusugan ng lahat lalo't higit sa panahon ng pandemya. Habang ipinatutupad noon ang enhanced community quarantine, namigay ng mga inuming kalamansi juice ang mga miyembro ng asosasyon bilang pasasalamat sa mga COVID-19 responders kung saan isa na rin itong estratehiya upang ipromote ang naturang produkto. Dito nakilalang ang Gene C. Juice Drink. Ayon sa DOLE Isabela Field Office Livelihood Focal Person na si Prostoso Agustin, ipinakilala ng asosasyon ang kanilang produkto sa mga kilalang personalidad sa rehiyon na nagsilbi ng maraming bilang
at ipinamahagi sa mga mamamayan ng Isabela. Ngayon, ang masustansyang inuming ito ng Ginsey ang pangunahing pinagkukunan ng kita sa mga bayan ng Junes at sa mga lungsod ng Cagayan, Ilagan at Santiago na nagsusupply ng mga produkto sa loob at maging sa labas ng bansa. Ang dating pangarap lamang ni Dr. Reyes ay isa na ngayong pinakamahusay na negosyo sa Cagayan Valley kung saan nakapagbigay ng trabaho sa mga tagalalawigan at ang kanilang mga anak ay napag-aral din sa pamamagitan nito. Gayun din, gumanda ang produksyon at kita ng mga magsasaka ng kalamansi, luya at turmeric na pawang mga pangunahing sangkap ng naturang inumin. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating naging panayam kay Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment patungkol sa pagsasagawa ng trabaho, turismo, asenso, Philippine Tourism Job Fair sa bansa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drug stores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isa sa mga pinalakas at pinalawak na programa ng DOLE ay ang pagsasagawa ng mga job fairs sa bansa. At para tulungan ang industriya ng turismo na makabangon mula sa epekto ng kasalukuyang pandemya, inilunsad ang isang targeted job fair para sa nasabing sektor. At upang kwentuhan tayo at magbigay ng iba pang detalye patungkol sa trabaho, turismo, asenso, job fair, kasama natin ngayong umaga si Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment o BLE. Good morning, Ma'am Grace, at welcome po sa ating programang DOLE sa AFP Radio. Magandang umaga po, Sir Tim, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong program. Yes po. Ma'am Grace, noong nakaraang taon po ay inilunsad ng DOLE katuwang ang DOT ang partnership program nitong trabaho Turismo Asenso National Job Fair. Pakibahagi naman po sa amin kung paano ba nabuo yung konsepto nito at paano po ba nito matutulungan ang ating mga kamanggagawa. Opo, Sir Tim. Noong 2022, nabuo yung konsepto ng Trabaho Turismo Asenso. Ito ay sa pangungunan ng Kagawaran ng Turismo or DOT, Department of Tourism, at sa pakikipagtulungan naman po ng ating kagawaran, Kagawaran ng Paggawa at Empleyo o DOLE. So, alam po natin na noong pandemya, turismo ang isa sa labis na naapektuhang sektor
At layunin ng Trabaho Turismo Asenso na maglunsad ng mga serye ng job fairs para mapunan ang mga bakanteng trabaho sa nasabing sektor po. So yun po yung pinagmula ng nasabing program. Opo. Since nabanggit niyo po, Ma'am Grace, na pang-tourism po ba? Exclusive lang po ba itong Trabaho Turismo Asenso sa tourism industry? Bukod sa mga bakanteng trabaho sa tourism, of course priority natin yung tourism, no? Nasabi mo nga na targeted yung sektor ng para sa job fair na ito. Marami ding trabaho mula sa ibang mga kaalyadong industriya or tawag nating allied or related sectors na inaalok sa job fair. So, mga halimbawa nito ay yung mga customer service representative, service crew at language teacher, kasali din 'yon doon sa mga inoffer na trabaho sa nasabing job fair. Opo. So parang isa lang din po ito sa mga usual na job fairs na isinasagawa po ng ating kagawaran, no, Ma'am Grace? Opo, pero binibigyang diin po natin na sinusuportahan natin ang sektor ng turismo dahil nga isa ito sa mga pinakamabigat na naapektuhan noong sa kasalukuyang pandemya. Patuloy pa rin po itong bumabangon at tinutulungan po ng DOLE, suportado ng DOLE ang Department of Tourism para palakasin po ang sektor. Opo, para makita naman po natin yung picture ngayon ng Trabaho Turismo Asenso Job Fair. Mula po nung inilunsad ito last semester of 2022, sa ang mga rehiyon na po ba yung mga nakapagsagawa na nitong job fair na ito, Ma'am Grace? Opo, Sir Tim, unang job fair series para sa Trabaho Turismo Asenso, National Tourism Job Fair, ginawa po siya noong September 2022 sa NCR, National Capital Region, sa Region 7, at saka sa Region 11. Doon po yung tatlong unang major areas or regions para sa unang serye ng job fair. And ngayong taon naman po, nadugtungan ng pangalawang serye ng job fair. Ginawa naman ito, nito lang pong nagdaang linggo bago mag-Holy Week, no? March 30, 2023. Ito naman po ginawa sa Region 3, Region 6, at saka Region 10. So Ma'am Grace, no? Yung simula nung inilunsad itong Trabaho Turismo Asenso National Job Fair, ang specific areas po natin is yung mga main islands natin from NCR, Visayas, which is Cebu, tapos 11 yung Davao po no, sa Mindanao. Tapos sinundan po ito ng job fairs na itong nakaraang buwan o before Holy Week. Nabanggit ko po kanina sa Good News, parang sa Western Visayas po, sa Iloilo, nagsagawa na sila ng Trabaho Turismo Asenso Job Fair. Sa inyo naman pong datos, Ma'am Grace. Po yun, Sir Tim. And... Yes po. Go ahead, ma'am. Na yung mga additional areas po natin, mga tourism areas doon po ito, lalo na ang Region 6, ano, alam natin, nandiyan ang Boracay, tapos sa Region 10, Cagayan de Oro. Yun. So talagang kung nasaan yung mga targeted areas, yun po ang ating pinututuko para sa nasabing job fairs. Opo. Sa inyo naman pong datos dyan sa BLE, Ma'am Grace, ilan pong employers yung nakilahok sa pagsasagawa ng kalintulad na job fairs noong nakaraang taon? At syempre po, gaano po ba karaming kamanggagawa natin yung nabigyan ng trabaho? At gaano rin po ba karami yung mga bakanteng trabaho na naialok ng mga regional offices natin na nagsagawa nitong tourism job fair? Opo, nung first series ng job fair, nasa 8,310 na trabaho po ang ating naialok sa ating mga job seekers. At meron po tayong 157 employers na lumahok noong job fair para sa unang serye. At kasama po doon, nabigyan natin ng trabaho ay 426 na mga manggagawa at 395 po doon ay hired on the spot. Kaya masasabi po nating mataas ang rate ng tinatawag po nating HOTS, yung ating hired on the spot, at masaya po tayo na malaking numero ng mga job seekers ng mga trabaho ang nai-offer po natin sa ating mga job seekers. Opo. Muli no, i-highlight lang natin, Ma'am Grace, nung simulang i-roll out itong tourism job fair last semester of 2022, meron tayong 8,310 na nai-allocate ng mga tourism-related employment opportunities.
Tapos 157 po yung mga employers na nakilahok po sa nasabing mga tourism job fairs. Tapos 426 naman po yung nabigyan ng trabaho. At mula sa 426, 395 po yung mga hired on the spot. Tama. Tama po yun, Sir Tim. Apo. Para sa kaalaman naman po ng ating mga kamanggagawa, Ma'am Grace, kailan at saang mga rehiyon pa po ba ngayong taon gagawin ang iba pang serye netong tourism job fair? Opo, nasa third leg na po tayo ng ating Trabaho Turismo Ascenso National Job Fair. At ang huling seryeng ito po ay gaganapin naman ngayong May 1 kasabay ng ating Labor Day Job Fair. So ito po ay isasagawa sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. At inaasahan po natin na ang ating mga manonood at taga-subaybay ay mananatiling nakatutok sa mga Dole Facebook pages po natin, sa mga Dole Regional Offices para po sa mga announcement na mga specifics na mga lugar, kung saan ang venue or kung ito po ay magiging hybrid na mga job fair. Apo. Sa muli pong paglakas ng ating ekonomiya, Ma'am Grace, no, dahil alam naman natin na nasa kasalukuyang pandemya pa rin natin, inaasahan din po natin yung patuloy na pagbangon ng iba't ibang sektor kabilang na itong tourism. Base po sa labor market information natin, ano po ba yung mga in-demand at inaasahan nating trabaho na mas lalakas pa mula sa sektor ng turismo? Opo, ayon sa ating jobs and labor market forecast 2022 to 2025, ang ating services at tourism sectors ay kabilang sa mga in-demand occupations. Ano? So kasama dito ang service crews, therapists, masur, yung mga masahista. Tapos meron pa rin po mga multilingual or bilingual speakers, tourist guides, drivers, at syempre waiters. Ano? At ito pong mga nasabing occupations, ito ay batay din sa naging regional consultation ng ating mga Dole Regional Office para mabuo po itong ating forecast, labor market forecast. And also nananatili po kasi ang turismo bilang isa sa mga tinatawag nating KEGS o Key Employment Growth Sectors ng ating bansa. Kaya patuloy din ang suporta ng binibigay ng Dole sa sektor sa pagpapatibay at pagpapasigla ng industriya para po sa pagsasang alang-alang din ng marching order ni Pangulong Marcos sa sektor na magsilbi bilang isa sa mga pangunahing pillars or haligi ng paglago ng ating ekonomiya. So marami po tayong maaasahan sa ating tourism sector, lalong-lalo na sa mga in-demand occupations na nabanggit ko po. Apo. Yung susunod po pong katanungan, Ma'am Grace, isa po ito sa mga isyung patuloy na ina-address ng Dole, yung usapin ng job mismatch. Ano naman pong mga hakbang yung ginagawa ng BLE para matugunan po yung issue ng job mismatch at mas marami pa po natin yung mga nakakakuha ng trabaho mula po sa mga isinasagawa nating job fairs katulad nitong Trabaho Turismo Ascent? Opo, ang job skills mismatch ay isang tinatawag nating perennial problem, ano, or issue na hindi lamang kinakaharap ng ating bansa, ngunit kinakaharap po ng lahat ng bansa, actually sa buong mundo, though iba-iba nga lang po tayo ng level, ano, sa pag-address ng issue na ito. So para naman po specific sa job fair, naglalagay po kami ng mga booth tuwing may job fair para sa mga ibang libreng serbisyo katulad ng job seekers employment counseling. Meron din po tayong first time job seeker desk at meron din po tayong TESDA skills advisory desk. So makahulugan po ang employment counseling sapagkat ito ang nagbibigay ng gabay sa ating mga job seekers para matagumpay nilang makapag-desisyon or makapaghanap or makapili ng karera o trabahong gusto po nilang tahakin, ano. So sa employment counseling, binibigyan po natin ng linaw or clarity yung job seeker kung ano po ang kanyang nais na matahaking trabaho. So isa po yan sa mga serbisyo na ibinibigay natin. At ito po ay nakatutulong para maiwasan o mapababa ang job mismatch. Kasabay na rin po ng pagtingin natin sa ating mga LMI, yung nabanggit po kanina, our labor market information, na kung ano ang merong demand para sa mga trabaho at kung ano po ang mga
hinahanap ang trabaho or mga hard to fill na mention niyo po kanina, emerging jobs para po sa hinaharap. So, malaking trabaho, Sir Tim, yung job skills mismatch, ngunit patuloy po natin itong ina-address unti-unti sa ating mga iba't ibang serbisyo na binibigay po dito sa DOLE. Maganda pong malaman, Ma'am Grace, no, na hindi lang po tayo doon sa pagbibigay lang ng trabaho, kundi nagbibigay rin tayo ng guidance at yung nabanggit nyo nga po, clarity para sa paghahanap po ng trabaho ng ating mga job seekers at eventually po ma-address itong sinasabi nating perennial na problema natin, yung job skills mismatch. Ngayon po, Ma'am Grace, paano at saan po maaaring sumangguni yung ating mga kamanggagawa, gayon din yung mga employers patungkol sa mga isinasagawa nating job fairs o sa iba pang mga programang iniaalok po ng inyong tanggapan? Opo, Sir Tim, inaanyayahan po namin kayo na lapitan ang ating pinakamalapit na DOLE regional or field offices. Ang mga contact information po ay makikita ninyo sa DOLE website. Gayon din po, kahit lumapit kayo sa ating mga public employment service offices na naka-station po iyan, yan po yung mga opisina sa LGU, sa mga LGU ng bawat city or municipality or even provincial office, ano, meron po tayong pesos. At kung gusto din po ninyong dumulog directly sa amin, pwede nyo pong bisitahin ang dle.dole.gov.ph. Nandun po ang aming contact information. At para naman sa ating mga job seekers, pwede po ninyong puntahan ang philjobnet.gov.ph. Para po makapaghanap kayo ng trabaho, ito po ay isang online job portal at makikita po doon ninyo mga available vacancies at pati mga job fairs. At meron din po tayong portion doon on training at saka career assistance or development support. Apo. So, i-highlight lang natin, no, Ma'am Grace, para sa mga naghahanap ng trabaho, bukod sa mga pesos na pwede nilang puntahan at mga pinakamalapit na DOLE, regional, provincial o field office sa kanilang lugar, maaari din silang bumisita sa philjobnet.gov.ph. Tama po. At this point po, binibigay po namin opportunity sa inyo na magbigay ng message para sa ating mga kamanggagawa, gayon din sa mga employers at partner institutions natin. Opo. Siguro ang sabihin ko na lang, Sir Tim, ay narito po ang DOLE. We stand ready para bigyan po kayo ng assistance. Marami po kaming points of contact, yung mga contact information na nabigay po namin. At lahat po ng serbisyo ay binibigay po namin ng libre. At lalo kahit po sa PhilJobNet, ang publication ng vacancies ng mga employers ay libre at unlimited. So inaanyayahan po namin kayong i-check out ang philjobnet.gov.ph. Sumangguni po sa aming mga opisina at kahit po sa aming Facebook page, BLE Info, at sa DOLE Facebook page po ng Labor.com. Yeah. Maraming salamat po sa opportunity, Sir Tim. Apo. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng inyong oras, Ma'am Grace. At huwag po kayong magsasawang tumanggap ng aming imbitasyon para ma-disseminate po natin yung iba pang mga programa, lalo na po ng inyong bureau. Maraming salamat, Ma'am Grace, at keep safe po. Maraming salamat po. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Grace Baldosa, ang Chief ng Labor Market Information Division ng Bureau of Local Employment. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BLE, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa ble.dole.gov.ph at ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang DOLE, Bureau of Local Employment, sa inyong Facebook search bars. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong, o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns.
Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook Page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.